Paul Mallorca. Anyway, babalikan po yung tanong ko kay Sir. Doon sa pagkaka-aresto dito kay David, ibig sabihin mo ba, talagang siya lang ang may kinalaman dito sa nangyaring krimen? Base po doon sa ano po ng bata, dalawa po sila. Sila po ang pagkasabi ng bata. So, yun po yung ano, pagdating po ng ating operatiba dito po, lahat po nandun sa crime scene, ginawa po natin lahat. So, dalawa po sila? Dalawa po. Itong ang pero ang sinasabi mastermind, itong si si po, Richard David. Si Richard David. Ano po, talagang ang sinasabi, bakit po nagawa ito? Talaga ba siya lang po sa pinagbabawal na doon? Ano po siya ng droga? Pero may sa Pasay City ko ba, meron na po siyang record na ganito? Sa... Actually po, ang record niya po sa Olongapo City, illegal possession of firearms, illegal possession of shabu po, and drug pushing. Nagpatawin ng investigation pa po tayo ng ano, ng ibang record po ni ano. Member po siya ng Sigi-Sigi Sputnik. Itong suspect ko? Opo. Yung kasama, kaano-ano naman niya yung kasama niya na sinasabing... Parang barkada lang niya. Barkada lang, oo. So ano ang ano natin, sir, ngayon? Paalala ho sa mga magulang. Naku, para naman ho, maiwasan na natin yung gatong mga hindi magagandang pangyayari. Nakikiusap po kami sa mga magulang. Pwede po sana, huwag niyong pabayaan yung mga anak niyo. Huwag po kayo malingat kasi napakabilis po ng mga taong mga sasama. Na nakatalikod ka lang, mahahaplot po yung mga anak niyo. Kanina sa ikusap ko yung susaksi, sinasabi ko, no, tinatanong ko sa kanya, nung dumating, kung hindi ba nagre-resist yung dalawang bata, ay hindi naman daw po at medyo parang nakangiti pa. Bakit sa tingin niyo po nakuha niya yung loob ng dalawang bata? Dahil pinangakuha niya bibigyan ng cellphone. Yung dalawang. Okay, nung makita niya na ano. Kaya nakuha niya yung ano nung bata dahil bibigyan siya ng cellphone. Oo. Maingay na naman na gumataan na naman mong tried. Kasi yun ang pinangyarihan mo nitong krimen ito. Ay, nasa may gilid mismo ito ng release po ng tren, yung pinaka-construct, yung barracks, ano? Nasa gilid doon ng tren, sa mga gantong oras, so nagiging abala yung mga release natin dahil sa mga truck na paluwas ng Manila at papunta ho sa mga probinsya. Sir, so ito po, ano ho, yung ano ho ikakaso natin doon sa suspect? Na-inquest na po yung suspect, murder and rape. Murder and rape po siya. Hawak po ng Makati Police. Okay. Ano, baka ho, itong si yung suspect, meron po kong ibang mga nabiktima, meron po tayong panawagan sa ating mga kababayan? Nanawagan po kami sa Olongapo Police. Meron po kami reported na may warrant po ito si Richard David. Kung pwede po sana, makipag-unayan po kayo sa Makati Police kay Senior Superintendent Manny Lokban. In case po na may mga kaso po dyan na regarding po sa mga bata. Oo, kasi sinasabi, parang isang linggo pa lang mo ata ito dito sa barracks, ano? Opo. Hanggang sa mangyari nga po itong krimen na ito, no? Opo. Okay, so maraming salamat, sir. So sa pagkaka-aresto po, ibig sabihin, solve na po itong kaso na ito. In 6 hours, sir, nasarap po ng Pasay po. So congratulations po. Sana lahat ng kaso ganyan kabilis susolve ng ating mga police. Opo. Okay, maraming salamat po. Si Police Senior Superintendent Rodolfo Llorca, happy po ng Pasay po. Salamat po.